Kasaysayan, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Pabusayak Group ang dalawa sa grupong dumukot kina Ses Drilon. Ang pagkawala ng news team ni na Drilon. Pinagbantaan si Jimmy at Angel na pupugutan sila. Is to ensure the safety of the hostages. Awa na po kayo sa Manila. Huwag tayo magbigay ng ransom. Nang palayain ng mga kidnapper si Angelo Valderrama. 15 milyong piso kapalit ng papabalaya. Tuluyan na nga ang pinalaya sina Ses. Prevent the situation from getting out of control. Ayun, hindi nila alam, by that time, nagsushoot na ako kahit nakaupo sila, may mga footage yan. Makikita mo mga nakaupo, binabantayan si Ses, si Professor Dinanco, nagkukwentuhan. Nasa kanya yung itak eh, dala niya yung itak, sabi kay Jimmy. Kukuhaan mo si Angel habang pinuputulan namin ang ulo. I don't know if it gave me strength, I don't know, I just felt so calm and ready to die. Somebody's head will be chopped off, sabi ko yun. I have to be prepared to die. So, isa rin yun sa pinagdarasal ko. Dama ng mga Pinoy ang problema sa bigas. Don. Nagdiwang ang mga Pinoy sa Amerika. Don. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagpapalit. Usisera kasi ako eh. Usisera ako kaya siguro dito sa profesyon ito ako napadpad. Sa Baguio ako nag-aral. Nasa grade 5 pa lang ako, nagkaroon ng landslide malapit sa bahay namin. Walang kuryente, walang mapapagkuna ng balita, kundi yung radyo. Tapos naka-tune in ako sa radyo para malaman kung anong nangyari sa landslide. Gustong-gusto kong pumunta, ayaw kong payagan. Pero malayo. So gusto kong makita ano na nangyari sa mga bahay, mga tao, ano na kaya. Parang laging pag may nangyayari, gusto kong malaman. Tapos nung nagsimula akong maging trainee sa Channel 4, sabi ko, this is the job for me. Ito ang gusto ko. Malapit ng 25 taon na ako'y isang reporter. Si Jimmy at si Angel, dedicated sila sa trabaho nila. Basta sabi niya lang, okay naman ako katrabaho, okay yung mga shots ko. So, yun ang gusto niya. At saka, masipag daw ako. Masipag daw ako. Lalo na pag may mga out of town siya. Ako yung, sabi niya, nire-request niya palagi. Si Jimmy, nung mula nung pumasok ako sa news, alos siya na yung naging partner ko. Alos sabay din kami na naging katrabaho namin si Ma'am Ses. Nakasama ko rin yan sa Basilan. Bayani kong ituring dito si Congressman Wahab Akbar. Pero kontrobersyal. Dati siyang ustaj o Muslim spiritual leader na naging mujahidin o mandirigma. Pero ang pinakamabigat na akusasyon laban sa namatay na congressman ay ang pagkanlong umano niya sa Abu Sayyaf at ninong siya nito. Matalik din niyang kaibigan si Abdurajak Janjalani, ang founder ng ASG. Tingin ni Marine General Juancho Saban, may marka ng Abu Sayyaf ang pagpatay. Ngunit wala naman silang pag-ako sa krimen. Noong una, naiingilan ako sa kanya kasi sestrilon siya eh. Pero nung time nga parang nakapalagayan ko na siya ng loob, palabiro siya, tapos hindi ka mahihiya na, ano, na biruin din siya. Maraming beses kaming magkasama sa hulo eh. Nung Biyernes na pag-alis ko, dumaan ako sa office ni Maria. Kung ano yung nangyari sa amin, yun ang babala niya. Sabi niya, wala masyado sa balita ang Abu Sayyaf. Wala silang pondo ngayon. Pwede kang makidnap. Tapos sabi ko, sige, we'll see pagdating ko doon.
Kasi pagdating namin ng Sulu, Saturday yon, pinakausap niya kami kay Professor Dinampo, pinakilala niya kami. On the eve of our interview, tumawag si Charlie. Sabi niya, ibigay mo na lang yung mga tanong mo, isulat mo sa papel, ibigay mo na lang kay Professor Dinampo, at ipadala mo yung maliit na camera, huwag ka nang pumunta. Nag-meeting muna kami nung gabi na yon. Huwag na rin kaya, habi ko, guman na rin, huwag na rin kaya tayo tumuloy. Kinausap niya kami. Ano ba talaga, no? Sasama ba kayo sa amin? O, no? Natatakot ba kayo? Kinatanong niya kami kung natatakot kami o hindi. Actually, pag-usapan namin, talagang delikado yon. Sabi ko, ma'am, nagpaalam ako dun sa tiyahin ko na, ano, manghula. Sabi ko, imi-meet kami ng Abu Sayyaf. Wala naman siyang sinabi sa akin na masamang mangyayari sa akin. Susunod naman sana ako eh. I went as far as writing my questions. Napuyat pa nga ako dun dahil ginandahan ko kasi mahirap maintindihan yung sulat ko eh. At sinabi ko rin kay Professor Dinampo. Nandun na lahat, na-prepare na. And then the camera na maliit, ibibigay na lang. Sila ni Jimmy na yung magkausap eh. Parang ibigay-ibigay na nga lang daw yung camera kay Professor. Lumabas na ako, patiks ko yata yung asawa ko. Nun. Pero nung umaga, kumatok si Professor Dinampo sa dorm, sa pintuan ko. Tapos sabi niya, let's go. Nandyan yung jeep sa labas. Kumatok na si Ma'am Ses. Nasa akin yung desisyon eh. Sabi niya, Jim, alis na tayo. Without any hesitation, sumunod sa akin. Parang picnic yung pupuntahan namin eh. Pagkapunta namin doon, makakain lang, tapos interview, pababa na rin. Di ko rin alam eh, kung bakit. Parang, syempre iba kung ako yung mag-i-interview kaysa Hiron. So yun ang inisip ko eh. Mas maganda kung ako yung mag-i-interview sa kanya. Nalimutan ko na lahat nung sinabi ni Chari. Parang tumuloy na kami. Maraming gamit namin. Then lumabas na kami ng room. Pagdating namin doon sa may lobby, andun yung tama raw na yellow. Andun na nakasakay si prof, si ano si Mameng at saka yung driver. Si Mameng, ang sinasabi niyang parang insurance or safe conduct pass namin. Dahil ang pagkakasabi ni Professor, si Mameng, kamag-anak ni Radulan. At walang mangyayari sa amin basta't kasama namin si Mameng sa lakad namin. Tingin ko kay Mami, hindi mapagkakatiwalaan. May mga tao na pagtingin mo sa kanya, iba yung kutob mo. Kung nasa jeep ako, gusto ko siyang kunan pasikreto ng cellphone ko. Kasi, di mo alam. Yun lang, dun lang tumama ang instinct ko. Tinitinan ko siya mula ulo hanggang pa. Hindi ko kursunada yung pagkatao niya. Yun din siguro ang isa kong pagkakamali kasi si Maming, nakikilala ko lang sa text ni Professor, hindi ko pa siya nakilala hanggang araw na yon. Naghintay kami ng call, about an hour, nag-stay kami nun, mga isang oras kasi nihintay namin instruction ng mga kausap ni Professor. Siya may kausap, tausog din na maintindihan, and then later on, mga pagtawag uli, si Maming na, yung guide na namin na si Maming, ang nakikipag-usap. Binigay yung place na pupunta namin, tapos umalis na kami. Umandar yung jeep papuntang Maimbong. Nagtanong-tanong pa sila kung saan. Medyo nawala pa nga si Professor at si Maming. Medyo lumampas. So umatras kami, tapos kumaliwa yung jeep sa isang lugar kung saan may batis. May mga naglalaba. Tapos doon kami bumaba. Naunang bumaba sila Professor at sila Ma'am Ses. Tapos kami naman ni Jimmy kasi nakabaklas yung camera eh. Kaya dali-dali namin kinabit kasi baka kailangan nung mag-shoot. Siguro 5 minutes lang yata, na-setup na namin yung camera. Huminto na yung sasakyan namin. Putikan na yun, rough road na yun.
Tapos yun, nakita na namin yung ibang armado, palapit na sa amin. Sanay na ako nakakakita ng mga ganong klase ng tao dahil nga sa pagpunta namin sa Mindanao, sa madalas namin covering sila, ma'am sis. Actually, excited pa nga ako eh. Na-excited pa nga ako na, oh, eto na, andito na sila. Sabi ko, ayun, mag-interview na tayo. Lima lang yung unang lumapit sa amin, lima lang. And then, nung medyo palayo na kami palayo, nakikita ko, lilingon sa likod mo. Parami na sila, dumadami sila. Sinabi ko na kaagad kay Professor Dinapo, sabi ko, Professor, tanungin mo naman, baka pwede na ako mag-shoot. Tinanong ni Professor isang mataas na lalaki, medyo balingginitan, sabi niya, tinanong niya ako, pwede mag-shoot. Sabi sa akin, hindi daw pwede, wala mo nang mag-shoot, wala mo kukuha ng footage. Pero secretly, trinigger ko yung camera ko. Kasama pa namin yung si Maming noon. Si Professor Dinampo, si Maming, ako, si Ma'am Ces, si Angel. At saka yung ilang armado na sumundo sa amin. Lakad lang kami. Akala ko nga doon lang kami mag-i-interview eh. Hindi pala maglalakad pa kami malayo. Mga ilang minuto lang, sabi nila, i-off muna natin lahat ng cellphone nyo. Pero hindi lang yun. Nung pagka-off, kinuha nila lahat ng cellphone. Umulan ng medyo malakas. Tapos may nakita kaming isang parang silungan din ng mga baka kasi may mga etas ng baka doon. Nag-stay kami doon ng about siguro mga hanggang hapon. Si Maming at saka yung ilang armado umalis. Kinausap siya nung dalawang armadong escort namin. Tapos nagpaalam kay Professor. Tapos nawala na. So since sinasabi ni Professor na yan ang insurance natin or safe conduct pass natin, kung anong nangyari sa kanya? Sabi ni Professor, nauna siya kay Radulan. Inaantay kami kay Radulan. Parang ipapaalam muna kami. So, ganun yung pagkaintindi ko. Nung nawala si Maming, ang pagkakaintindi ko sa, na ano siya, nauna na siya dun sa pupuntahan namin. Hindi pa rin kami nag-isip ng masama. Sinabihan kami nung tatlong bumalik, isa dun yung putol ang kanang kamay. Sabi niya, alis na tayo rito. Tanong ako ng tanong, nasan ba si Maming? Nasan si Maming kahit yung sa mga armadong escorts namin? Tapos sinasabi nila, makikita mo rin siya mamaya. Nung gumagabi na, nag-aalala na ako. Ang inaalala ko, anong itsura ng interview? Madilim na. Yun ang worry ko. Kinuha na yung bag ko. Mga gamit namin. Bag ni Angel, na dala-dala yung may mga equipment. Yung belt bag ni Professor at saka cellphone niya. Wallet, IDs, lahat ng bag namin, pati yung camera ko, sila na nagdala. Medyo nag-alala na ako doon. Although ang pagkakasabi, ibabalik naman yung gamit sa amin. Nung dumaan kami sa isang konkretong daan, inisip ko na doon eh, baka mas mabuting tumakas na. Kaya lang, yung gamit, wala sa amin. So, hindi ko na inisip. Parang hirap naman umalis nang wala kang gamit, no? Parang sabi ko, iba na to. Sabi ko sa sarili ko, parang iba na to. Parang normal lang kasi nga ang isip pa rin namin na mag-i-interview kami. Kasi sabi, malapit na eh. Naglakad kami ulit sa dilim at sa ulan. Hirap na ako noon at lighter na ang binigay na yung may ilaw lang sa dulo, yun lang. Parang naiiyak na siya dun sa, kasi sa sobrang layo na nilakad namin tapos umuulan pa. Eh si Ma'am Sis, hindi sanay maglakad ng gabi. Parang natatakot na siya nung time na yun. Tumatakbo na sa isip ko. Grabe na to. Mga bato-bato ng madudulas, may parang kuweba pa yung side ng isang linakaran namin, makitid. Yung talagang, grabe na to, madilim, di mo alam kung saan ka pupunta, umuulan pa. Ganito ko bang gustong ma-interview si Radulan sa'yo noon? May na-reach na kami ng mga bahay-bahay. Konkretong daan, may mga bahay, may naririnig akong kahol ng aso, may naririnig akong mga bata. Sabi ko, baka dadating pa rin si Sahiron. Pero ingat na ingat din sila dahil pag may mga sasakyan, ihinto kami. Hindi kami tatawid. Malakas ang ulan nun. Tumawid pa rin kami. Tuloy-tuloy ang lakad namin. Basang-basa kami. Yung may nadaan na kami na abandoned na naman na house, sumilong na naman kami. Naglatag ng duyan, yung iba nagpahinga,
Kami naman, doon sa ground, sa lupa, naglatag din kami sa ako, doon kami nagpahinga, nahiga kaming konti. Hiningi ko yung bag ko, tinignan ko yung wallet ko, wala ng pera. Tinanong ko, ba't ganun, wala ng pera? Ibabalik yan sa'yo. Tinatanong ko pa nga kay professor eh, what time is he coming? I mean, who gives an interview in the middle of the night, in the dark? Yeah, he's coming. Kept assuring me. Sinabi ko, I'm calling off this interview. Sabi ko pa, ang yabang ko pa eh. Talagang gusto niya na mag-back out. Yan, doon ako kinabahan. Doon ako nakapag-isip ng ano, parang doon ko naramdaman. Parang kidnap na kami. Sa sarili ko lang yun. Kulit na ako ng kulit. Kailangan kong tawagan ng opisina ko, mag-aalala yun sa akin. Sabi nila, hindi kami pwede mag-desisyon, pero dadating ang commander. Sunday night yan. Si Ses, makikita mo, meron siyang isang sako maliit. Kasi sabi naman, dito ka na, magpahinga ka konti, pagod na pagod ka na eh. So, simple, Ses, makikita mo, lakad ng lakad, eh may ilaw siya yung lighter. Gamit ako ng gamit nung ilaw, lagi kong sinisindihan, tinitignan ko yung paligid, mga dalawang kilometro lang yun eh, mula sa daan. So, hindi masyadong malayo. So, iniisip ko, kung tatakas kami. Ginawa sa kanya yung ilaw na maliit. And then siya, may sako siya, nakita mo, nandun na siya sa isang sulok. May sako, nagkasis doon siya, maliit na sako na gano'n. Natatawa pa nga ako, sabi ni Ma'am Sis, yan ang uunahin ninyo. Meron kasing ano, yung kahoy na tuyo, tuyong kahoy, yun ang ginawa namin una ni Jimmy. Sabi, anong gagawin mo dyan? Unan niya yan? Sabi, yes ma'am, ito unan, mag-okay ito kaysa walang unan. Tapos nung mga, siguro napagod na rin siya, umiga na rin siya doon, inunan niya na rin yung kahoy. Medyo natatawa nga ako sa kanya kasi parang, ay, kayong kway si ma'am eh. 12:30 parang nakaidlip na ako eh. Dumating 12:30. Pero hindi si Sahiron. Hindi ako si Commander. Assistant Commander lang ako, sabi niya. Yung tawag ko nga din, Commander Tex eh. Kasi ano, text ng text. Mahilig siya mag-text. Tapos ang sabi, pupunta tayo sa kampo. Pupuntahan natin yung Commander. So naglakad na naman kami. Palayo dun sa daan. Ayun na yung may mga pataas na, paakyat na, bundok na, nandun na yung nadudulas kami. Si Professor nga eh, nakita mo, nakakaawa kasi palibasa, medyo matanda na. Nakita mo, siya yung madalas na nadudulas. Pababa, paakyat, hanggang yung pinakahuli, yung paakyat na ng bundok na halos, parang hindi ko na makakaya. Naglakad kami 2 oras na madilim. Naglalakad kami, maputik, tapos madulas yung daanan. Palitan na nga lang kami ni Jimmy sa pagbitbit ng camera eh. Pag ako may dala ng camera, siya umaalalay kay Ma'am Ses. Pag siya naman may dala ng camera, ako naman ang umaalalay kay Ma'am Ses. Ganun yung nangyayari sa amin. Parang iniingatan namin siya. Iniingatan namin siyang madulas, madumihan. Kahit putigay niya, iniingatan talaga namin. Hiwa-hiwalay kami. May mga sarili kaming bantay. Naglalakad kami, tinatang namin, malaki pa ba tayo? May time pa nga na talagang parang hindi mo na kaya sa sobrang pagod, hindi mo na kaya. Eh, hindi naman pwedeng tumigil. Kasi nga, may mga kasama kang di baril, baka mamaya, barilin ka, ano, kaya talagang parang persahan na kailangan tumuli ka. Hanggang sa nakarating na rin kami, may 2 kubo dun sa tuktok na dun kami tumuloy. Makita mo sa bundok, nasa tuktok namin kasi makikita mo yung mga ilaw-ilaw sa baba eh. Naalala ko yung kasi tinanong ko parang 2:30 na ng umaga. And kahit na nag-aalala na ako sa aming lahat, nakatulog ako sa pagod. Sa pagod. Hindi man ako nag-isip na ano ba itong ginawa ko. Hindi. So, tinanong ko kung kailan ba yung interview. Ayos ako ng ayos. Inaayos ko yung belo ko. Medyo naglalagay ng powder kasi mainit eh. Mainit dahil yung paglakad mo, papawisan ka talaga. Baka dumating si Radulan sa Hiron. Nung tinawag si Ma'am Ses, medyo sumaya na ako. Sabi ko, dyan na yung interviewin namin. Sabi nung commander, ito na lang ang sasabihin ko sa'yo. Kidnap for ransom na ito. Yung puso ko nahulog talaga, pero hindi ko pinahalata. Tapos sabi sa akin, bumalik ka sa mga kasamahan mo, pero huwag mo silang sasabihan tungkol sa pinag-usapan natin. Kung hindi, igagapos namin sila. Tapos si Ma'am Ses naman, mayroon dumating na, umakyat. Tapos may binulong kay Angel.
sabi ko, sinabihan na ako na kidnap for ransom to. Tapos si Angel, mahinahon lang. Hindi nagpakita ng takot. Sabi nga si Angel, sumaya niya sa akin, sabi sa akin na Angel, kidnap na tayo. I didn't really know what to say. I didn't know what to say. And the last question I remembered asking her was, where are you? Okay, so her phone call woke me up, and the first thing she said is, Maria, you're on speakerphone. And I said, Maria, I'm very sorry. I defied Chavi. And I had that feeling in my stomach of, oh my God, I think she's been kidnapped. And then she said it. We're being held. Then I heard people behind saying lost command. Sabi mo na lang lost command. Lost command ng ano? Basta lost command lang. I asked her, I said, are you okay? Have they touched you? She said, no, 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 we're okay. Am I fired? Trabaho ko pa rin yung inisip ko eh. Am I fired? She even said at one point that Jimmy and Angel didn't know. Huwag mong sabihin ng military, utos nila. I didn't really know what to say. I didn't know what to say. Huwag mong sabihin ng gobyerno. And the last question I remembered asking her was, where are you? Tatawagan ka ulit. We'll call you back. And then all of a sudden, the line went off. It's a strange situation. You know that this group is in a place where you can't reach them. Law and order is weak in that area. We can't go in, and yet we're going to somehow have to get them out. When that happened, then I really kicked in. You know what it's like when your adrenaline just takes over, and I just started to make a list. Pop, pop, pop. She said, do not call the military. So I said, okay, I'm not going to call the military. I'm going to call the police. The first thing I did was to call the acting intelligence chief, Winnie Kidato. I said, Winnie, I just got a call from Cess. I think it's real. Of course, at that point, I was also saying, my God, I'm going to kill her. Then I thought, shit, I can't say that. Because all of a sudden, it started dawning on me, oh my God, whatever we do in these next few hours will determine whether or not we get them out safely. It unfolded so fast that we were getting phone calls from reporters and we could see the text messages going around. Even before the families had been notified, we got the families to come in. And simultaneously, I just said, we're keeping them. We're all staying together until this is over. Una kong nakausap yung pamilya ko. Mami ko umiiyak sa telepono. Sabi ko, Mom, don't cry. And then yung youngest kong anak, sabi ko, I'm so sorry, I'm so sorry. Sabi niya sa akin, it's not your fault. Ang pagkidnap sa news journalist na sina Cess Grillon, Jimmy Encarnacion at Angelo Valderrama sa Sulu. Kinumpirma rin ng ABS-CBN na humingi ng ransom ang hindi pa kilalang grupo kapalit ng kalayaan ng tatlo. Bagamat patuloy na tumutulong ang kumpanya sa pamilya ng tatlong dinukot, naninindigan ng ABS-CBN na mahigpit nitong ipatutupad ang no ransom policy. Naniniwala kasi ang ABS-CBN na ang pagbayad ng ransom ay lalo lang magpapalakas ng loob ng mga kidnapper na dumukot ng ibang taga-media at mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman bukod sa panalangin sa kaligtasan ng tatlong bihag, nananawagan ng ABS-CBN sa lahat na kundinahin ang pagdukot kina Cess Grillon at sa kanyang dalawang kasamahan na malinaw na pagsupil sa malayang pamamahayag. Nagpapasalamat din ng ABS-CBN sa suportang ibinibigay ng lahat sa gitna ng krisis na ito. Sinasabi ko rin sa kanila na, alam nyo, wala kayong maaasahan sa kumpanya ko kasi sinuway ko sila. Baka wala na nga akong trabaho. Hindi ka pababayaan. Malaking kumpanya ang ABS-CBN. Medyo nakakita kami ng ilang bahay.
Tapos sinasabihan ako, huwag kayong maingay, may mga sibilya. Tapos sinasabihan ako lagi, yung belo mo, ayusin mo. Tapos tuwing makakakita. Bukod sa panalangin sa kaligtasan ng tatlong bihag, nananawagan ng ABS-CBN sa lahat na kundinahin ang pagdukot kina Ses Drilon at sa kanyang dalawang kasamahan na malinaw na pagsupil sa malayang pamamahayag. Nagpapasalamat din ng ABS-CBN sa suportang ibinibigay ng lahat sa gitna ng krisis na ito. Sinasabi ko rin sa kanila na alam nyo, wala kayong maaasahan sa kumpanya ko kasi sinuway ko sila. Wala, baka wala na nga akong trabaho. Hindi, hindi ka pababayaan. Malaking kumpanya ang ABS-CBN. Medyo nakakita kami ng ilang bahay. Tapos sinasabihan ako, huwag kayong maingay, may mga sibilya. Tapos sinasabihan ako lagi, yung belo mo, ayusin mo. Tapos tuwing makakakita ako ng civilian, lalo na babae o bata, tinitignan ko talaga sa mata. Minsan gumanito pa ako. How are you doing? We're okay. How about the families of Jimmy and Angel? They're yeah. Okay. Yeah, they're okay. Okay. But, kindly can talk lang, Rock. To update my insurance payment. I took loan from them. Yeah, okay. But I have money for safety. Yeah. But it'll be okay, huh? Yeah, update of course, all, yeah. Update all. Yeah, all. Just positive thinking. How are the living conditions here? Not great, but we're surviving. We're managing to sleep in the sunset. Yeah. In a mountain that I climbed before. Facing, yeah. Ask me. Ang pamilya ko ang responsable sa akin. Siyempre, guilty ako kasi hindi ako sumunod eh. Ako yung nagdesisyon na ako dapat ang mag-interview kay Sahiron. So, parang responsibilidad ko yung nangyari. Nanawagan ang anak ni cameraman Jimmy Encarnacion sa mga kidnapper na pawala na ang kanyang tatay. Awa na po kayo sa Manila. Kailangan po namin ang tatay ko, lalo na nga siya ngayon. So, kaya na, hindi pa po namin alam kung saan kami kukuha ng pantwilson. Hindi na po kaya ng nanay ko na wala ang tatay ko. Maawa na po kayo sa amin. May panawagan din ang pamilya ni Ses Drilon. Ang aming mother, may sakit na. Nagkaroon na siya ng nervous breakdown dahil sa pagkawala niya. Kaya nakikiusap po kami sa mga may hawak kina Ses at Jimmy. Parang awan po. Pagkipakawalan niyo na po sila. We went for a very difficult tactic. Only one person should be talking. Everything is funneled to that one person, and that person became her brother. Ses herself has to feel that she's absolutely hopeless, because then the kidnappers will feel that they've gotten all they can get. You know, the problem with the kidnappers here is that they were smart. They used Ses to talk for them and to bargain with them. Hang on. Yeah, we are working strongly. We know we'll be okay. There's a point when the family was saying, Frank was saying, you know, ang kaya lang namin talaga, 2 million lang ang kaya namin. Tapos sabi ng isang lalaki, maghuhukay na tayo. Sabi ko, utang na lang tayo, utang ako sa ABS-CBN. We needed to make her feel like this is her only lifeline, both psychologically and intellectually. I didn't feel bad, I didn't have time to say it. Wala, ayokong mag-self-pity. Ngayon lang ito nangyari sa akin, wala pang gumagawa ng ganito sa akin. You know, the problem with the kidnappers here is that they were smart. They used Ses to talk for them and to bargain with them. Hang on.
Yeah, we are. Okay. We're being strong. Yeah, yeah, yeah. We know we're being okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. But we're doing everything we can here. Okay? Sorry. No, don't be. Don't worry about it, huh? So we're all here. We're all, everybody's behind here, okay? Okay. Okay. There's a point when the family was saying, Frank was saying, you know, ang kaya lang namin talaga, 2 million lang ang kaya namin. Tapos sabi ng isang lalaki, maghuhukay na tayo. Sabi ko, utang na lang tayo, utang ako sa ABS-CBN. We needed to make her feel like this is her only lifeline, both psychologically and intellectually. I didn't feel bad, I didn't have time to say it. Wala, ayokong mag-self-pity. Ngayon lang ito nangyari sa akin, wala pang gumagawa ng ganito sa akin. Wednesday, mga siguro 3 p.m. yata, mga 2 o 3 p.m. Nung time na yon, ang napiling negotiator ng mga abusayap, si Mayor Snaji. Tapos yung negotiator naman sa side namin, si Lady Anne, yung Vice Governor ng Sulu. The governor, the Vice Governor, not the Governor. Vice Governor Lady Anne, they said okay na for her to talk to the Mayor. Vice, thank you. Sinabihan ko yung pamilya ko noong umaga sa telepono na pumayag na si Lady Anne. Siguro mag 3 p.m. o alas 2, yun. Wala kasi kami relo, kaya yung oras, tansyahan lang. Tumawag si Lady Anne. Speaker phone siya. So, dinig na dinig nila na 2 million lang talaga ang kaya ng pamilya ko. At tapos ako, sinabihan pa na, mag-makeup ka ng mabuti para pag inelbisi namin ang ulo mo, maganda ka. And then sabi nung armado na yan, sabi niya, sinabi ko nung ayaw namin kay Lady Anne, pinipilit niyo pa yan, niloloko lang yata kami. 2 million lang, may bawas pa yon. Dito na kami mamamatay sa gubat at kayo rin, dito na kayo mamamatay sa gubat. Ako, pinaupo ako doon sa gitna, sa may putikan, lahat ng mga barilya nakatutok sa amin. Kami ni Jimmy, magkatabi, pero Jimmy, dasal tayo. Naghawak kami ng kamay, nagdadasal ako. As kinuha na si Jimmy at si Angel, pinaluhod sa putik. Tinali yung kamay na ganyan, tas ginaganon pa yung ulo, yung buhok. Tapos nagkasahan sila ng baril. Tapos yun na yung time na tinali kami ni Jimmy. Sabi ko, ma'am, tinataloyan na po ako. Kabadong-kabado ako. Lahat yata ng dugo ko, makit na sa ulo ko. And then, pakiramdam ko, lamig-lamig ng katawan ko. Sabi kay Jimmy, kukuhaan mo si Angel habang pinuputulan namin ang ulo. Parang nagulat ako kasi, ang kasama mo, kukuna mo, parang di ka makapaniwala na, no? Na kukuna mo, parang wala. Kukunan mo ng video yung kasama mo habang pupugutan ng ulo. Doon na yung time na natakot na ako. Tapos naisip ko na yung pamilya ko, yung mga anak ko. Doon basta nag-flash sa isip ko, paano na to pag namatay ako? Sabi ko ganun. Nagdadasal ako. Tapos si Ma'am Ses, biglang lumapit. Sabi, sige, ito yung napagpasyahan namin, 5 million. Dapat makuha ni Mayor Isnaji bukas ng alas 2 para hindi mapugutan ng ulo si Angel.
So, tumawag na ako kay Lady Anon. Gusto kong tawagan ang kapatid ko orang si Chari, pero hindi sila sumasagot. Ang telepono ng kapatid ko nakasara na. So, si Lady Anne, galit na galit sila kay Lady Anne, nagpanggap ako na kapatid ko siya. Sabi ko, sister, kalmado ako. Kailangan bukas may 5 milyon. Kailangan makita ni Mayor Isnadya yung 5 milyon para hindi pupugutan ng ulo si Angel. Maya-maya, sabi ko, sige, pas, bibigyan namin kayo ng ultimatum hanggang alas 2 ng hapon. Pagka hindi na ibigay yung pera, papatayin namin si Angel. Wala rin akong ginawa, kundi magdasal lang ng magdasal, magdasal ng magdasal. Si Angel, kitang-kita ko, nakayuko siya, tapos nakatali yung kamay niya, pulang-pulay yung mukha ni Angel, nagkakatingin na kami, yan yun lang. Sabi ko, wag naman, wala naman kami kasalanan sa inyo eh. Bakit nyo naman kami papatayin? Pero hindi, order ni Commander yan, wala tayong magagawa. Naluluha na ako, parang naiiyak na ako, habang tinitingnan ko yung litrato ng anak ko. Paano na sila? Kasi ako lang naman yung inaasahan nila eh. At tatrabaho ako para sa kanila. Inisip ko na lang, sana pinagdasal ko na rin kung sakasakali, sana magkaroon ng tao na may lumapit na tao na tutulungan sila, parang papalit sa akin. Dire-diretso yung dasal ko noon. Talagang nasa isang sulok lang ako na nakayuko na talagang wala akong ibang kinakausap kundi siya. Alala ko. Gusto kong sabihin kay Jimmy na okay man sis na ano, na sana sabihin niyo sa opisina na ano, tulungan yung mga anak ko kahit mapagtapos man lang yung pag-aaral. Pero hindi ko pa rin sinabi sa kanila, dasal ako nung nagdasal nung, hindi ko ano kung ano yung napag-usapan nila eh, basta sinabi na ano, na alisin yung tali namin. Pero hindi pa rin inalis yung tali namin. Basta yung nakatali na yun, tuloy-tuloy na yun. Nag-usap naman kami, isang tumatabi ako sa kanya. Although nakatali, kasi magkalapit lang kami ni Angel. Sila mga sis kasi medyo malayo ng konti. Sabi ko, Angel, ano nangyari? Wala pa nga sir eh. Ano narinig mo? Nakarinig ka ba may pinag-usapan? Hindi sir eh. Tumawag sila Mayor, basta nasabi, 2 p.m. puputulan daw ako ng ulo. So dasal ako ng dasal. Nung magdamag na yun, hindi na ako nakatulog. Ang dasal ko, binibilang ko tong mga daliri ko. Kasi wala akong rosaryo, nagro-rosaryo ako. So, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Tapos gaganyan na naman ako. Quietly. Hindi sila nagbibiro. Alam ko kaya nilang gawin yun. Tsaka nagkwento sila na mayroon na silang napugutan ng ulo. Ang inisip ko talaga, kung wala yung pera, di kung pupugutan ng ulo si Angel, kailangan handa na rin ako mamatay. Kasi hindi ko pwedeng payagan na si Angel lang ang pugutan ng ulo. Kailangan mamatay na rin ako. Isip ko ano, lalaban ako, parang kung mamatay ako, magsasama ako dito ng kahit isa o dalawang tao. Kasi yung mga baril nila, mga nakakalat din lang eh. Tapos pag tinatanong nila ako tungkol sa baril, sabi ko wala akong alam. Pero kahit papaano, nakakaintindi rin ako. Kaya ko rin iputok yung baril nila. Kaya kong ikasal, ganun. Pero iniisip ko, paano naman yung dalawa? Kung sakaling lumaban ako, baka patayin din sila, ganun. I just felt so calm and ready to die. Because if Angel were to die, how could I live? Sa natatakot na rin ako nung time na yun dahil bumaba sila. Now, yung may hawak ng telepono, si Commander Putol, nawala, bumaba. So, walang communication. Eh, malapit na mag-alas 2. Tapos yung bantay sa amin, 11, 12, 1, 2, ginaganon pa ako. Siguro, magte-30 minutes na lang yata. Alas 2 na, umakit yung Abu Sayyaf, yung iba. Tapos ngumiti kay Angel. Kaya yung sinabing good news, parang, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Tapos yung 5 milyon, na kay Mayor. Masaya ako nung malaman ko na
na parang naputol yung debt, yung ano niya, yung ultimatum, parang ganun. Pero nalungkot din ako kasi sabi ko, paano kaya sila Ma'am Sis? Tsaka si Jimmy, sabi kong ganun. Kaya nilapitan ko yung asawa ni Jimmy, inakap ko. Yung kapatid ni Ma'am Sis, parang sabi ko, Ma'am, paano kaya sila? Parang ganun. Di, okay lang. Sabi niya ganun, kaya natin to, ganun. Ah, nakiusap daw sa kanila si Mayoris Naji na para naman maipakita yung goodwill at tiwala sa kanila, eh nakiusap sa kanila si Mayoris Naji na pakawalan naman daw ang isa sa mga hostage. At tinawag ako, tinawag din si Angel. So, magkaharap kami. Ang napagkasundoan daw nila ng commander at saka sila, eh ang pakawalan si Angel. Hindi na ako mamamatay, yun ang pagkakaintindi ko. Tapos nagulat na rin lang ako nung nag-meeting sila na sabi, magpapalaya daw sila ng isang tao. Tapos nagulat na din ako na ako yung napili nila. Okay lang. No, lang. Wala naman silang sinabing dahilan. Basta yung napagkasundoan lang daw nila at saka ng mga commander, eh si Angel ang unang pakawalan. Sabi ko, kailangan ko lang kausapin si Jimmy para maintindihan niya. Nakikita ko kay Angel. Angel, swerte ito. So, it's secret. 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 This is a secret. Okay. Nobody texts. Angela was given a message by the kidnappers that we do a news blackout for the safety of GSS. Oh. And they're still trying to work out that they can get out. All of them? All of them. Oh. At 12 ng Hunyo, nang palayain ng mga kidnappers si Angelo Valderrama. Angelo! Hindi umano ransom money ang kapalit, kundi pang board and lodging lamang. Biyernes, at 13 ng Hunyo, naglabas ang opisyal na payak ang pamilya ni Ses Drilon at cameraman Jimmy Encarnacion. Kinatuwa nila ang paglaya ni Valderrama. Nagsusumamo rin sila sa mga kidnapper na palayain na sina Ses. Somebody's head will be chopped off. Sabi ko, I have to be prepared to die. Sinabi nila na hindi tayo pwede magantay ng matagal dito. So, Martes, kung hindi dumating ang pera, isa sa inyo pupugutan ng ulo. Sabado yon. So, medyo matagal pa yung Martes. Actually, mapapansin mo, palupit na sila ng palupit. Dabi, andun yung papaluin ka, susuntukin ka, nakatali ka na ha? Nakatali ka na, papaluhin ko pa ng baril. Huwag naman, sabi ni Sis, huwag nyo, niyayakap ko ni Sis, huwag nyo naman siya saktan. Di ako tumitingin eh, yung sampal galing dito, ganyan. Lakas! So, napasigaw ako, umiyak ako, pumunta ako kay Jimmy, tapos sabi ko, Jimmy, wala pang, yun parang, ngayon lang ito nangyari sa akin, wala pang gumagawa ng ganito sa akin.
Seryosong-seryoso kasi sila nung nagalit sila. Sometimes iniisip mo, baka nang loloko lang to, nang bablaf lang para makuha nila yung pera, pero they were so capable of doing it. And they were so angry. Di ko malala kung Sabado ata na, nung umaga, doon ako iyak ng iyak, sabi ko. Iniisip ko na seryoso tong mga to. Kung sinasabi na mamumugot sila ng ulo. Gusto kong gumawa ng isang bagay na alam kong, siguro kakapahamak namin eh, tulad nung ang agaw ka ng baril. Andiyan lang yung baril eh. May insurance naman yung mga anak ko. So, kung papatayin niyo ako, buti nga at wala kayong makuha. Sabi pa nung isang armado na katabi ko, sabi niya, sige na Jimmy, sabi, tumawag ka na sa pamilya mo, sabi mo na, magbigay na ng pera para makaalis na kayo dito. Sabi ko, cameraman lang naman ako, wala naman nung, mahirap lang mga, wala naman kaming sweldo na malaki, ginaganon ko sila. Hindi, sabi mo, manghiram ng pera, mag-loan sa bangko, ginaganon nila ako. Sabi ko na lang, sige, di gagawin naman ho nila ang magagawa nila para makaalis kami dito. Alala ko, Linggo, namimilit na naman sila na tumawag ka sa pamilya mo. Sila naman may hawak ng phone, no? Sabi ko, hindi. Martes pa naman eh. Gagambalain ko yung pamilya ko. Hirap na nga mahalap ng pera. So, I didn't call. Wala namang nasabi yung commander. Pumayag. Sinasabi ko rin kay mayor tuwing nakakausap ko. Sinasabi ng mayor, alam mo kasi, may nangako sa pamilya mo na mabibigay yung 20 million. Sabi ko, Mayor, ako yun. Ako yung nangako ako na bihag nila. Kahit isang bilyon, papangakuan ko sila. Pakipaliwanag lang. Grabe, higpit ng tali. Naiyak talaga ako sa sobrang higpit ng tali. Tapos, ano na yun? Siguro mga 12 noon na yun, ng Tuesday. Tawagan pa natin yung family ko. Ganun na lang inaano niya lagi. Nisis niya, tawagan natin si Mayor. Yan. Tapos nilagyan na ako ng tela dito sa leeg, nakatali ka, ganyan, nakaupo ka. Tapos, inarap na sa iyo yung itak. Si Ma'am Ses, narinig ko, Jean, magdasal tayo. Yan, dasal tayo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Minsan, naisip nga namin, Ma'am, napabayaan na yata tayo. Imbis na tali lang nung unang dito lang sa kamay, ang tali ni Jimmy, nakita ko nung hinapos ko siya, may lubid na hanggang dito. Tapos may parang tela dito sa leg niya. Ano lang, dito na tayong itlog. Parang takot na ako. Lahat ng dugo ko yata umakyat na sa ulo ko. And then, ang lamig-lamig na ng katawan ko. Tapos hawak na ako nung isang armado. Isa nakahawak sa ulo ko. Nilagyan ako ng tela. Wala na talaga. Hopeless na ako. And then, nung ultimatum na talaga, about 12 noon hanggang maging 1 PM, ganto na, malapit na, yun, wala na, sinarado nila yung cellphone. I was about to be executed na, hinandaan ako na yung sarili ko. Umiyak na ako. Jimmy, sabi sa akin, magdasal ka na sa Diyos mo. Ilang oras na lang, papatayin ka na namin, pupugutan ka na namin ng ulo. Sabi, eto, itong itak na to, dalawa lang pinugutan nito nung nakaraan. Ngayon, pangatlo ka na sa akin. Nung sinabi nila na wala na, tapos na, wala na tayong taaning, hintayin lang natin yung alas dos. Sabi ko dun sa katabi ko, baka naman pwede ka kung bigyan nyo naman kami ng extension. Bigyan nyo pa kami hanggang bukas. Gumaganon ako, sige na ho. Bigyan nyo pa kami hanggang bukas. Ayun, simple lang magagawa. Lahat tayo magagawa. Order ni Commander yan. Ganun lang ano nila, wala kaming awa dito. Yun ang sinasabi na, wala kaming awa. Hindi kami marunong maawa dito. Actually, si Ma'am Loren, hindi naman hiningi ni Ma'am Ses na tumulong eh. Kumbaga, si Ma'am Loren Legada ang nag-text. Tinanong nga ni Commander Putol, oh, Ma'am, may nag-text sa inyo, sino to? Sabi ni, nakita ni Ma'am Ses, ah, si Senator Loren yan, gusto niyo tawagan natin? Oh, sige, tawagan mo. Doon na nag-start na pumasok sa negotiation si Ma'am Loren. If my companions were to be killed, I cannot allow it na ako masasalba, sila mamamatay. Kaya sabi ko kay Jimmy, ako Jimmy, handa ako. Kasi sabi niya, Ma'am, hindi ako handa. As sinabi sa armado na katabi ko, sige, kung papatayin niyo si Jimmy, sabi niya, patayin niyo na ako. Patayin niyo na rin ako, sabay-sabay niyo na kaming patayin.
Yun yung time na sinabi naman ni Ma'am Ses na sige, kung papatayin niyo siya, patayin niyo na rin ako, sabay-sabay na tayo. And then sabi ni Ma'am Ses, sige, tawagan pa natin isang beses si Mayor. Sabi ni Ses. So, yun, matagal eh. Medyo mga, about 2 minutes sila nag-usap sa phone. And then, narinig ko, ang naintindihan ko lang, kasi tausog eh, ang naintindihan ko lang na sinabi nung ano, yung okay na, okay na, okay na. 3 beses. After nun, sarado na yung phone, tapos sabi kalagan na raw ako, alisan na ako ng tali. Alam mo, natuwa ako, pero una kong naramdaman, galit, kasi, how could they have done that to Jimmy? This is such an honorable man. Kasi ako inisip ko, kung mamamatay ako, hindi ako magmamakaawa sa mga to. Hindi, patayin nyo na lang ako. I am not going to beg them for my life. Abusayak Group ang dalawa sa grupong dumukot kina Ses Drilon. Ang pagkawala ng news team ni Drilon, pinagbantaan si Jimmy at Angel na pupugutan sila. To ensure the safety of the hostages. Huwag tayo magbigyan ng ransom. Nang palayain ng mga kidnapper si Angelo Valderrama, 15 milyong piso kapalit ng papapalaya. Tuluyan na nga ang pinalaya sina Ses. They hadn't really started walking yet at that point. So when they started walking and it looked like everything was in place, then we started to sigh. Pasado alas 2 ng hapon nang dumating ang aeroplano sakay sina Ses Drilon, Jimmy Encarnacion at Angelo Valderrama mula Zamboanga. Sinamaan sila sa flight na ito ni Senador Loren Legarda na naging instrumental sa pagpapalaya sa 4 na nabihag. Sa isang maiksing press conference sa tarmac, ikinwento nila ang hirap na dinanas nila habang hostage ng mga bandido. Horrible. You sleep on the ground. Napakasama ng kondisyon. Yung kinakain namin, yung noodles, nakakapiranggot lang para sa 4 sa amin na siguro parang 1/4, isang pakete ng noodles. Isang platito lang. Baka sa balat at ikinwento nila ang hirap na dinanas nila habang hostage ng mga bandido. Horrible. You sleep on the ground. Napakasama ng kondisyon. Yung kinakain namin, yung noodles, nakakapiranggot lang para sa 4 sa amin na siguro parang
1/4 isang pakete ng noodles. Isang platito lang. Baka sa balat at mga pasa ni Ses, Jimmy at Angelo ang matinding pinagdaanan sa 10 araw na pagkakabihag. Inilarawan ni Ses ang lugar kung saan sila tinago. Walang facilities to go to the banyo, walang yung pagkain mahirap. Natutulog ka sa ano lang yung tolda na ilalagay nila, hammock minsan o sa lupa na lalagyan lang nila ng sako. Jimmy is extremely charming. He is somebody who will work any situation to make sure that he gets the shots he needs. No, natakot ako na mapanood nila yung footage ko na nandoon. Kaya ang ginawa ko, nung inon ko yung camera, pinas forward ko agad. Ang ingay, no? Gumanon yung camera. Sabi niya, ano yun? Sabi nung isang sub-commander. Sabi ko, hindi, nagpipreheat lang yan ako kasi matagal na hindi na nagamit. Yun ang dahilan ko. Naniwala naman siguro. Kaya siguro, ilang segundo rin, kasi mabilis yun, in-stop ko na. Tapos linay ko, black. Sabi ko, blank. Wala akong laman. Kaya ako black tape. Inalam na nagsushoot ako, nakatrigger pa rin yung camera. For Jimmy, he knew that video would be useful. Not just to tell the public who they, but also to pinpoint who these people are so that this way we can prevent them, we can help prevent them from doing it again. Gusto ko talaga makunan sila. Kahit na hopeless na kami dun sa interview, basta meron lang akong footage nila. He actually conditioned the kidnappers. He conditioned the kidnappers to take care of his camera. This is how much he loved this baby of his. He conditioned them to not only take care of his camera, but to return it to him when they were released. When he was taking shots, the way he treated that camera conditioned the kidnappers to treat it with such care. And that was the way he treated Ses. He conditioned the kidnappers to respect Ses, to elevate her, because Jimmy's respect for Ses is so palpable. Malaking bagay yung respeto ni Jimmy at ni Angel sa akin. Pinakita nila yung paggalang at pagmamahal sa akin. Nung nagtatagal na kami, nakakaramdam na ako ng iba eh. Kasi, liligawan ko si Ma'am, o yung commander na yun, nung masyadong malapit sa akin, tapos pinalayo nung isa. Sabi, nagsiselos ata si Commander, Ma'am. Yung mga may mga ganong mali siya na. O kaya, pag umiihi ako, concerned na sila, maghugas kang mabuti, magdala ka ng sabon. Bago ako matulog, inaalam kung saan yung bolo. Kasi mas madali yung bolo kaysa baril, baka hindi pa ako makabaril ng mabuti yung bolo, di ba? Iniisip ko lang, parang I would really have to kill, you know, kung may mangyari yun. Kung may magtangka. Kami ni Jimmy, nung tuwing magdadasal kami, hindi naman tuwing, may mga okasyon na talagang holding hands kami habang nagdadasal. Ay, para silang mag-asawa. Sabi niya, hindi. Ma'am ko yan. Reporter ko yan. And you could see yung parang manahimik rin sila. So, ang malaking bagay, yung respetong binigay nila sa akin para hindi sila mag-isip. Siyempre, hindi ako humihiwalay sa kanila. I mean, if you think about it, she disobeyed direct commands from her two immediate superiors, put her team's life at risk, risked the equity of the news group that we've been trying, that we've been working on, risked her own life in the process. Why not termination? Because she is Ses, because she's a fearless journalist who exhibits the values we want our journalists to have, because this team is a role model for many of our teams in many ways, and because of the courage that she showed in that situation. What is it worth? We came down to 3 months suspension, because 3 months holds her accountable. 1 month is a vacation. Ses lives and breathes journalism. She is, to her core,
passionate about her work, and she really cares about it. And these are the journalists you really want to nurture and you want to let loose. I think she learned a valuable lesson in this incident, and it will temper her and make her stronger. Sa pagkakita ko kay Jimmy, sabi niya sa akin, pare, ang swerte mo. Yun agad ang salubong niya sa akin. Tapos parang pili ko masaya siya. Naluluwa-luwa siya. Nagkita-kita kami. Yun ang pakiramdam ko. Tapos pagdating ni ma'am, nung pagkakita ko kay ma'am, alam ko marami siyang gustong tawagan. Nung time na yun, may naroon na akong telepono. Yun agad ang binigay ko sa kanya. Ma'am, may telepono po ako. Ito po. Baka meron kayong mga gustong tawagan. Tinanggal ko yung SIM card ko. Binigay ko kay ma'am yung cellphone. Tapos si Jimmy, kasi alam ko rin yung pakiramdam nung pagbaba doon, walang-wala ako. Wala akong gamit, wala akong... Basta lahat, wala. Wala akong ano. Pinahiram ko kay Jimmy yung may rubber shoes ako nun. Pinahiram ko siya ng rubber shoes, t-shirt. Kung yung kailangan niya. Yan agad ang inano ko sa kanila. He chose to stay there in Zamboanga to help the police and military figure out who the kidnappers were. Masaya-masaya ako. Nung makita ko misis ko. Nung kita kami sa ano, dito na sa Manila. Sa hospital. Niyakap sila. Tapos, naluluha ako sa saya. Kasi, biro mo, buhay ako nakauwi. Sama-sama na naman kami. Mumalik ka na parang unos, mga alaala'y umaagos. Malunod muli sa kahapon, mga kasalanan'y umaahon. Inalagaan nila ako, grabe. You could feel their love and respect for me. And I wouldn't have been able to go through that ordeal if not for them. Nag-usap-usap na kami na ang gym pupunta. Matagal na yan, matagal na namin pinag-usapan yan eh. Naaakit kami doon, mag-interview kami. At pumayag ako. Pumayag naman ako naman, sige ma'am, sama mo ako dyan. Basta ikaw kasama ko. Kahit nung before kami umakyat, the night before ng Saturday night, nag-usap pa rin kami. Oh, kaya walang, hindi kami nagsisihan doon. Walang pagsisisi. Ang inalagaan nila ako, grabe. You could feel their love and respect for me. And I wouldn't have been able to go through that ordeal if not for them. Of course, talaga, si Kay Manse, sasama pa rin ako. Kahit na anong coverage, kahit na Abu Sayyaf pa uli yan, kahit na Manila Pen pa uli yan, mga ganong story, talaga. Iba yung pinagsamahan na namin ni Ma'am Ces. Kumbaga, nalusutan namin to, yung pinakamalaki, nalusutan namin, siguro, wala na sigurong malusutan pa kami na
delikadong coverage. And I remember asking their wives, galit ba kayo sa akin, di ba? Di sila galit sa akin. So, when they had every right to be angry with me. Hindi naman ako, hindi ako madadala ng kasama si Ma'am Ses.